Eto, sinusubukan natin itong ating nabiling power inverter 200 watts. Kasi, ikinabit ko lang dito sa sasakyan. No? Sa lighter lang yan. Nabili ko kasi ito, naisipan ko na bumili ng ganito. Kasi, pag ganitong kunting ulan dito sa amin ay nawawalan ng kuryente. Ngayon, itong aking anak na dalaga ay nagtuturo siya ng online. Ito, makikita nyo. Oh, meron siyang pan. Yan yung pan niya. So, kung makikita nyo dito, nakalagay dyan, oh. DC 12 volts, AC 220 volts, NUSB, pwede mo i-charge dito yung laptop, USB, Bluetooth. Ngayon, ang ginawa ko, gumawa ko ng extension kasi 220 naman ito. So ito, dahil walang ilaw sa amin, pinataan ko yan. Yan. Yan, pinadaan ko na, pinasok ko na sa loob ng bahay namin. Dito na. Yan. Eh kasi, kailangan talaga, ayan, yung ano niya, connection niya hanggang sa loob. Yan, yung connection natin galing sa sasakyan. Yan. Yun yung pinanggalingan niya sa sasakyan. So, ito yun. Gumawa na lang ulit ako ng isang extension nito. Extension yan. Para maikabit sa kanyang laptop. Yan. Nandito na yung charger. Ito na rin sa laptop. Eh, puno na yung laptop niya. Ayan. Siya ngayon yan yung ginagawa niya nagtuturo. So, napakalaking tulong pala talaga itong aking nabiling inverter. Kahit na gabi na, ito. Bukod dyan, sa dinaanan natin na papunta doon, gumawa ulit ako dito ng extension. Yan. Yan. Papunta rin ngayon. So, dito ay umakyat. Yan. Umakyat na dito. Yan. Yan. Meron na naman ako ditong outlet. Yan, for extension yan. Yan. So, dito, nag-charge ako ngayon ditong isa na ito. Charge ko yung isang emergency light ko. Ito yung emergency light ko. Yan. Ito na yun. So, bukod dyan, napakalaking tulong pala itong inverter na ito. Kasi, nakagawa pa ko ng isang ilaw ko na 40 watts. Yan ngayon yung liwanag sa loob. Yan. Oh. So kahit na ano pala, hindi tayo nag-aalala na mawalan tayo sa ng ilaw sa loob ng bahay, basta makabili tayo ng inverter. Yan. Oh. Anong oras na? Is 8:40 na. Pero malinaw. Oh, kita mo. Kaya niyang pandarin ang isang 40 watts tapos ang cellphone is tatlong cellphone ang naka-charge. Isang ilaw tapos naka-charger, ito 40 watts. Tapos ito. Tapos dalawang cellphone. Tapos yung laptop. Kaya niya palang pailawin ito. So, napakalaking bagay pala ang ito na yung ano, binili natin na 200 watts na power bank. Ito makikita mo, meron ditong ano, on and off niyan, yan, on and off. Saka may blower siya. So, ito, bali, dalawang oras na ginagamit ko yan. Bago ako nag-start ng makina. Kaya ito, pwede rin gamitin kung mayroong party sa labas. Kunwari, pumunta kayo sa labas, mayroong kayong handaan, may party-party. Pwede mo rin itong gamitin.
2 hours ito bago ako nag-start ulit. Ito, ikinabit ko ito sa kwan, sa aking sasakyan. Naka-switch siya. Hindi naka-ilaw yung panel board, pero isang ikot mo lang yung susi, naka-switch na siya. Makikita mo naman dito kasi, nandito yung on and off niya. So, pag nag-on ka na, makikita mo may ilaw siya na green. Ayan, sa likod may saksakan ng USB. Ayan, yung saksakan na ng USB. Itong nabili ko, isa lang yung outlet niya. Kasi maliit lang siya eh. Pero merong nabibili na kwan yan na 6,000 watts. Meron din 1,000 watts, 1,500, 2,000, ganyan, 3,000, 4,000, hanggang 6,000 yung nakita ko sa Lazada. So yung 7,000 yata or 6,000 is more than 3,000 na yata. So yung mabibili mo naman na 1,000 watts, parang nagkakahalaga na yata ng may 1,000. Bili ko kasi ito sa 200 watts ko, 700 lang sa Lazada. So almost 700 na rin ito, almost 800 kasi yung service fee niya. So maganda ito. Subukan yung bumili yan kasi magagamit nyo rin, lalong lalo sa mga nasa labas ka. Hindi mo na kailangan ng flashlight kung nasiraan ka sa daan. Magdala ka lang ng ano, basta may cellphone ka, may charger ka, pwede mo nang i-adapt dyan para may pang-ilaw ka. Na kagandahan nito. At kung may rechargeable ka rin na flashlight, pag nasa daan ka, saksak mo lang yan, switch mo lang, pwede mo na siyang magamit. Napakaganda talaga ito para sa akin. Kasi hindi na ako naghirap eh, lalong-lalo sa ngayon. Katatapos lang na bagyo ni ano, itong si Ulysses. Kagabi pong magdamag na brownout. Mga 7 pa lang yata ng gabi, nag-brownout na dito sa amin sa Tarlac, sa Capas. So, naisipan ko, tama-tama itong nabili kong ito, yun yung ginamit namin kagabi. Pero kagabi, saglit ko lang na ginamit ito kasi eh, nung ano na, nakatapos na kaming kumain, wala na rin. So, ginawa ko, pinatay ko na. So, kanina nung magluto na naman, ginamit ko na naman, tapos 2 oras bali ko ginamit, saka ako nag-start ng makina, madali pa rin naman, parang hindi lang nabawasan yung power ng baterya ko. Kaya napakaganda ito. Subukan ninyo ito. At napakaganda. Ayan eh, nagagamit ko pa yun sa ano, sa pagpapaandar ng mga ventilador yan, kasi gumagawa ko ng mga ventilador yan, mga ginagawa kong ventilador. Pagka nagde-deliver ako, meet up, ang ginagawa ko, napapaandar ko kasi ito naman 65 watts lang mga to, ang watts nila ay 200 watts yung kwan, kaya ito kaya niyang paikutin ito. Kaya pag nagtitinda ako o kaya nagde-deliver ako at meet up lang, doon ko na tinetesting itong mga ventilador na ito. Kaya kung natuwa ka dito sa binigay ko sa iyong nakaragdagang kaalaman tungkol sa inverter at sa brownout dito sa amin, lahat ang pakadilim, pero laki na ang tulong. So kung gusto mo dito naman, merong dito sa R&R Power Tools, at may gusto kang kuan yan, ang telephone number namin, ito yung aming tindahan, R&R Power Tools. Meron kang makikita dyan na mga power tools yan. Yan. So ito ay dito lang yung pwesto namin, ay dito lang sa loob ng aming bahay. At ito, may ruling store din kami, ruling kulong-kulong din kami. R&R. Ayan. Kulong-kulong po yan.
Yan. Hindi yung dalawa kong alagang aso. Yan. Yan na sila tagabantay. Yan yung motor ko, XRM. Ito yung aking tindahan. Sa loob ko nito, dito na po yung loob ng aking tindahan. Pero nasa loob sila ngayon yung mga kaninda ko. Gawa nga nung, ito yung displayan ko. Gawa nga nung umulan. Ayan, yung aking binata nandun sa loob ng sasakyan. Nanonood. Ayan, wala rin magawa. Walang internet sa loob ng bahay, kaya naka-wifi siya. Ayan yung wifi niya. Ayan, nandun siya sa loob ng loob. Kaya napakalaking tulong talaga yung inverter. Kaya kung nasiyahan ka naman doon sa aking ibinigay na pamamaraan pagka brownout, huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung bell button. Kasi dito sa vlog ko ito, ay hindi lang ito ang natututunan. Marami ka pang matututunan dito. Mga bagay na gusto mo malaman, manood ka lang sa channel ko. Marami kang makikita dyan na kung ano may mo gusto mong malaman. Maraming salamat at magandang gabi. Ingatan kayo sana ng Diyos sa buong magdamag. Ingatan tayo lahat ng Diyos. Lobat na, kaya wala na.